Mga pre, kumusta? Ano nang ginagawa nyo? Matagal ko nang gustong gumawa ng wheeled or movable na sampayan na gawa sa GI pipes. Yung ganito, oh. Yan. Heavy duty. Yan. Ang problema, paano ikakabit yung ganitong gulong or yung caster wheels sa pipe sa matipid na paraan at hindi gagamit ng welding machine? Paano nga ba? Dalawang importanteng tools din mga pre ang kailangan nyo kung gagayahin ito. Umpisahan na natin. Let's go! Mga pre, depende na lang sa configuration ng sampayan na gusto mong buuin ang magiging bilang ng pipes, elbows, at keys mo. If gagayahin nyo itong design na to, kailangan nyong bumili ng 2 pieces ng pipes. 6 meters ang haba ng isa nyan. May sobra pa yung 2 pieces na yon. And then, 4 na elbows, 14 na tees at 4 na caps. Lahat 1/2 ang size niyan. Plus yung 4 na threaded caster wheels. Ito mga pre ang unang tool na kailangan natin. Pipe threader. Ito ang dahilan kung bakit medyo mahirap gawin itong project na to. Sa manual threading kasi, kailangan natin ng muscle power. So, 1/2 ang pipes natin, kaya 1/2 na die head ang ating gagamitin. Ito naman ang pangalawang tool na kailangan natin, pipe clamp vise. Importante ito mga pre, hindi matethread ang pipe mo nang walang hahawak sa pipe. Itong sa akin, kinabit ko sa stand na hindi naka-stand. Nakadapa siya. Kulang kasi ang bakal ko that time. So, ganyan ko talaga siya fabricate. So, tipid sa bakal at sure pa ako na hindi tataob kahit anong ikot ko sa pipe threader. Alright! Sa pagte-thread, huwag kalimutang lagyan every now and then ng oil ang pipe end. Threading or cutting oil dapat. Kaya lang, wala akong ganun. Kaya ito na lang. Makakatulong ito magpagaan ng pagte-thread at para na rin tumagal ang teeth ng die head natin. Okay, ito na ang huli. Para ako nag-workout, nakapagod. Ayos! Woo! I-assemble na natin mga pre.
syempre, na-realize akong dalawang bagay sa pagbubuo ko nito. Number one, hindi laging swak na swak sa thread ng ikakabit mong fitting ang ginawa mong thread using manual pipe threader. Na-realize ko na to dati dun sa old video ko na bike repair stand. Ngayon, na-experience ko na naman. Number two, hindi mo mabubuo ng square or rectangular shape ang threaded pipes unless meron ka nito, union fitting. Ayos! Yan ang union. Alright, tapos din. Yeah! Grinder natin yung mga clump marks para kuminis. Ito mga pre ang susi para maikabit ang ating caster wheels at pipe elbow. Reducer bushing ang tawag dito. Nabili ko ito sa halagang 85 pesos each plus shipping. Iba-iba ang prices nito, depende sa size. Pero hindi muna natin nagkakabit. Patanggalin muna natin, magpe-paint pa tayo. Itong binili ko, syempre, 1/2 din ang size ng male and 1/4 naman yung female or yung papasukan ng thread ng caster wheels natin. Right. Pre, nilagyan ko ng konting masking tape yung thread ng ating caster wheels. May konti kasing play, so para mas sumikip pa. Tapos na mga pre. Meron na tayong mobile sampayan.